dito? Yan lang, yung part na yan. So ito, yan, papansin mo, may click. Hirap ang kulit. Tip namin sa inyo, pag magpapagawa kayo ng bubong, huwag puro conclusion. Meron akong sinend na video dyan, makikita nyo sa baba, na tinanggal muna namin yung isang lusutan na pwede namin makita yung taas ng kisame. Namin dyan guys, tinanggal namin yung exhaust fan, tapos doon namin sinilip kung saan ang gagaling. Kasi wag muna guys yung ano, puro conclusion na palitan natin yung bubong, ito yung sira nyan. Kasi pag ginawa mo yun, doble trabaho, doble gastos. So ito nakita namin kung saan yung problema. Kung halimbawa dun sa nagpapagawa, nandiyan kayo habang ginagawa yung unit, dapat ang pinakadulo ng long span, kung magpapa-install kayo, dapat may groove sa dulo. Huwag nyo nga hayaan na walang groove sa dulo, yung platform lang na makikita nyo. So mali yun. So dapat ganito. Ayan, may groove pa. Lumusot man yung tubig sa flushing, hindi na siya makakalusot dun sa kabila. Guys, ang problema pala nito, yung imbudo ng gutter, lumulusot dun sa dugtungan niya. So, yun ang aayusin natin. So, kailangan natin tong baklasin tong part na to, tapos ibabalik lang natin sa dati. Dagdag ko lang, no? Part talaga na kinakalawang na yung bubong ngayon, no? Nakikita niyo. Dapat yan, maremedyohan na. So ayun na nga guys, natapos na natin na maayos yung problema dito. So ang ginagawa na namin ngayon is pinipinturaan namin yung plain sheet or yung liso. So ito, dagdag tibay din kasi pag kinalawang to, magbubutas-butas. Pag nagbutas-butas, mapapasukan ng tubig. So guys, uulitin ko, once a year, check nyo yung mga bubong nyo kung anong condition. So yun lang naman eh, kailangan sa maintenance, siguro 2 to 3 years kailangan pinipinturahan. Yun lang. Guys, ulitin ko lang ulit yung regarding sa kisame. Para mas malinaw, nga pala yung pag-install ng kisame gamit ang metal paring hard deflex. Yung carrying channel nun sa metal paring, ikinakabit natin yun sa trusses. Kung ano yung trusses na kaabang, para hindi siya gumagalaw, para matibay siya. So ang logic nito guys, kung bakit ko ini-explain, kapag medyo barubal ka umapak sa bubong, gagalaw yung kisame. No, pag gumalaw yung kisame, tapos kapag napapinturahan mo na yon, may possibility na yung mga dugtungan nun maggalawan. Kaya may possibility din na makikita nyo sa pintura nyo, parang nag-crack siya. So ganun lang guys yung tip namin. Kaya pag-aakit kayo rito, dahan-dahan lang, as much as possible, apakan nyo yung pinaka may trusses. So alam nyo naman yung may trusses kung nandun yung text screw, yung pinag-text screwan. So ayun guys. So ayun guys, after namin maayos pala yung inaayos namin dito, syempre kailangan i-leak test natin, no? Binuhusa namin to ng isang timba. So yan, kasi para hindi tayo magpabalik-balik, kailangan na i-monitor din natin, i-test natin. Usually guys, ang gamit pa rin namin dito is Pioneer Epoxy, yung heavy duty. So babasahin nyo yung label niya, kailangan heavy duty nakalagay. So yun yung mga water-based, pang bubong talaga yun. So ito guys, kung makikita nyo na mas malinaw, ayan, yan yung flashing niya sa front area niya, sa front area, walang cuttings, so diretso lang. So yan yung mga dapat nilalagyan ng cuttings eh. So yan, gagawa tayo niyan mamaya ng ganyan, ipapakita ko sa inyo kung paano kami mag tatapping gamit yung liso, yung plain sheet.
So yan, good day guys. So ito, okay na kami dito. So ayun, good morning everyone. Nandito na naman kami. So bubong na naman. Okay. So meron nga pala ritong na-request yung client namin. Pinuntaan namin kagad. So simple lang naman yung problema nung kanya. So explain namin. So ayun guys, may dala nga pala kaming liso. So gauge 24. So itatapping namin to dito. So itong problema kasi niyan guys eh. Explain namin sa inyo. So yung part na yan, oo, may cuttings nga. Pero di ba sinabi ko sa inyo, kung ang slide lang ng bubong is medyo pantay lang, konti lang yung pagkakaslop niya, hindi dapat ganyang kaikli ang nilalagay na flashing. As much as possible sana hanggang dito, no? So may nakita rin kaming part na dapat ito, no? Bakit merong extension na ganito? Dapat isang buong bubong yan. So kung nasa 35 degree ang pagkaka-install ng yero, maaaring pwede na sana yung ganyang kaikli na flashing. So ang gagawin namin dito guys, yan, tapping ang tawag dyan. Itatap namin yan para humaba, no? So dito maglalagay rin kami sa part na to. So okay tong part na to, walang problema rito. Sample, umuulan ng malakas, tapos may kasamang hangin. So yung bagsak ng ulan pwedeng pumunta sa part na to, tapos sa part din doon, no? Kung paano kung ang ulan ipapunta dito tapos may kasama pa siyang hangin na malakas, pag pumasok siya ron, makikita doon sa pader nyo, sa wall nyo, na tumataga siya. So ganun lang yung kasimple guys. So ito guys, ang remedyo natin dito or remedy natin dito, matatapping tayo na another flashing. So plain sheet siya. So ang gagawin natin, so once na natapping natin yan, lalagyan natin ng cuttings yan. Hindi yan pwedeng nakaganyan guys. So cutting ganito. Okay. So pag nalagyan natin siya ng cuttings na kagaya nito, hindi cutting classes guys ha. Iba 'yun. So pag nalagyan natin siya, basta na may extension natin at lagyan natin ng cuttings. Sisilyaduhan natin 'yon. So ito guys, idadamay namin 'to sa silyado. So 'yun lang. So siguro sa inyo guys, sa medyo may alam ng konti sa paggamit ng barena, paggamit ng gunting yero, pwede nyong gawin to sa bahay nyo. So ang ginamit lang namin dito is barena. Yung drill bit nya 1/8, gumamit din kami ng 1/2 by 1/8 na or blind rivets. Tapos liso, yung liso nga medyo makapal na, gauge 24 para maganda. Tapos syempre may gamit din tayo na Pioneer Epoxy ANB heavy duty. Tapos yun nga, kung paano i-apply yung gamit lang kamay, mas maganda. So ipapakita ko na lang dito. Hanapin nyo dun sa channel. Tapos kailangan nyong i-cut yun. Mga gagamitin nyo ito, riveter, barena, so station wire kasi medyo mataas ang bubong, blind rivet, bead screw 1/8 by 1/2, tsaka 1/8 nakapal ng bead screw. So kailangan nyo rin ng plies. So siya nga pala guys, dagdag ko na din. So ito yung matagal ko nang sinasabi sa inyo sa mga ibang video na ginawa ko. So pag manipis talaga yung mga nilagay mo, ayan, nag-aangatan. Ultimo yung mga bubong. So ayan, so nakaangat siya. So ayan, may kinalaman na rin dito guys yung installation, yung paggawa ng firewall, kung tabingi siya or hindi, kaya nagkakaroon din ng ganito. So lahat yun may kinalaman, pero as much as possible sana sa yero pa lang medyo makapal sana. So mahirap kasi makabili ng yero kung sa hardware ka lang bibili, hanggang 0.4 lang ang mabibili mo ron. Siguro kung mag-e-effort ka, tip ko na lang din, punta ka dun sa fabricated area talaga eh, sa pabrika ng mga bilihan ng mga yero. So lahat ng klase ng yero, liso, flashing, long span, lahat ng klase nandun. So sasadyain mo yon. So since na ito housing project, so yan, dapat nga ang nilagay nila dito talaga makakapal na. So ito guys, nakatapos na tayo rito. Ito pala is yan, nilagyan na namin ng cuttings. So lalagyan natin yan ng epoxy. Okay. We'll be right back.
So ayan guys, patapos na pala kami dito. Tapos binigyan ko na lang ng bonus yung client kasi medyo nababakbak na yung kisame sa part na pinagtatagusan ng tubig. Imamasilya lang namin yun. So yung guys, kung susukatin natin yung wall from dun sa tagas, so tama naman yung nilagyan natin ng topping. So ito yung kadalasan na nagiging problema. So ito guys, yan. Minasilyahan na rin namin kasi bumuka na yan eh. So ngayon, tip ko nga lang sa inyo guys, no, bago kayo talagang magpa-fully furnish, magpaganda ng bahay, obserbahan nyo muna, yan ang pinakamaganda, yung tindi ng ulan, yan, pinakamahalaga yan. Kasi kung imagine, maganda na tong bahay mo, na paayos mo na talaga, tapos ganito may tagas, paulit-ulit ka nito guys. So yan, tip lang namin yan.